Magandang gabi mga farmer at welcome na naman sa ating panibagong vlog, no? So time check tayo mga farmer, alas 8 ng gabi. At ngayon nga po ay update tayo kay Black Mama, no? Kasi nga sa ngayon po ay kasalukuyan na pinapaanak natin siya. Ayan, so ayan mga farmer yung mga biik niya. Ayan, so kanina mga farmer alas 6 ng gabi nag-umpisa na manganak si Black Mama. Ayan, actually mga farmer, kaya po tayo hindi nakapag-upload ng video kasi nga kahapon pa natin siya binapantayan. So kahapon si mga farmer yung 114 days niya. So kahapon po sana yung pinaka due date niya. Kaya lang ay ngayong gabi siya nanganak. So 115 mga farmer yung kapanganakan ni Black Mama. Ayan, so binabantayan pa natin siya mga farmer kasi nga hindi pa lumabas yung kanyang inunan. So kung maalala natin mga farmer, yung tatlo nating inahin na naunang nanganak ay Lucky 9 yun, no? So siyam lahat mga farmer, or tag sa siyam lahat yung kanilang mga anak. So yung sabi yung mga farmer sa mga vlog natin nung nakaraan ay sana man lang ay si Black Mama yung makabasa doon sa sumpa ng Lucky 9. So sa kanya po ay nasa 8 yung kanya mga anak mga farmer. Yan, so 8 po yung nakalabas. So di pa lang malabas yung kanyang inunan mga farmer at inantay pa natin kung may lalabas pa. Pero kapag 8 yung kanyang anak mga farmer ay okay na okay pa rin tayo doon. So wala tayong magagawa doon mga farmer kapag ito lang yung binibigay niya. So thankful pa rin tayo doon. So ayun mga farmer, tara mga farmer, pasihil po sa inyo kung ano yung mga itsura ng kanyang mga anak. Kasi nga kakaiba mga farmer, halos puti lahat. Pero yung inahin natin ay native. So tara mga farmer, pakita ko sa inyo. So ito na mga farmer yung mga anak ni Black Mama, no? Yan. So halos puti lahat mga farmer. Yan, nasa 8 piraso. Yan. So di pa lumalabas mga farmer yung kanyang inunan. So inantay pa natin. Pero nasa 8 na yung dito sa labas. So kapag 8 lang mga farmer, okay na tayo dun. So wag na tayong humiling pa ng mas marami kapag ito lang yung binibigay sa atin. So pasalamat pa rin tayo at wala tayong laging problema sa kanya, sa kanyang mga anak, at buhay naman lahat. Yan. So actually mga farmer, may upload sana tayo na video, no? So ngayon sana natin i-upload yun, kaya lang ay di pa natin natapos ma-edit kasi nga ito, nanganak si Black Mama. So ito lang muna yung update ngayon mga farmer. Yun, so baka may lumabas. Yun, so inaantay pa natin yun mga farmer, yung kanyang inunan. Ayan, so update ka pala tayo mga farmer sa presyuhan ngayon ng mga biik dito, no? So sobrang baba mga farmer, nakapanlumo. So sobrang nakakalungkot mga farmer yung mga balita na dumarating kasi nga dahil sa epekto ng ASF mga farmer. Yan, so African swine fever. Yan, so kung nakikilala niyo mga farmer si Tersagi Farm. Yun, so si Ma'am Kaoink Oink. Ayan, so sobrang nakakawa yung nangyari sa kanila mga farmer kasi nga lahat ng baboy nila ay namatay dahil sa African swine fever. Yun, so nakikiramay tayo ng mga farmer at alam natin yung pakiramdam ng ganun pangyayari kasi nga malaki yung nalugi nila dun mga farmer pagka ganun yung mangyari sa atin, talagang sobrang nakakalungkot. Yan, so dito mga farmer, yung bentahan ng beef ngayon ay nagre-range na lang ng 2,800 to 3,000 dito sa amin. So ganun siya kababa mga farmer. At yung dito nga sa mga beef namin mga farmer, kahit na nawalay na natin yung iba, ay wala pa rin nagpapareserve or wala pa rin bumibili. Kasi nga, namamahalan sila mga farmer sa 3,300 na offer ko. So sa ngayon mga farmer ay binabaan ko lang yung presyo, nasa 3,000. Pero ang daming nag-inquire pero wala pang pumupunta dito at tinitingnan yung mga beef natin. So inaantay na lang natin sila mga farmer na check yung mga beef natin. At kapag tatawaran pa rin nila mga farmer ay siguro bibigay na lang natin. Kasi nga wala kami itong pwesto mga farmer or kulungan na malaki para dun sa pag-aalaga namin ng fattening. Yan, so yun kasi mga farmer na malaki dun sa labas namin, dun sa dalagaan namin ng mga native ay syempre naka-reserve na rin yun sa mga anak ni Blacky kapag hindi binili. At ito pa mga farmer yung kasunod, yung anak ni Black Mama kapag hindi rin ito nabili.
ay doon namin ilalagay. So wala kaming tulungan mga farmer para sa mga hybrid namin. So yun yung isa sa mga problema namin dito ngayon mga farmer. Yeah, so sana ay hindi na umabot dito mga farmer yung ASF, no? At sobrang daming apektado mga farmer kapag ka nagkaganon. So meron nga mga farmer na nabasa ko na post kanina dun sa group ng taga dito sa amin. So halos lahat mga farmer nang nag-alaga dito ng baboy ay tumitigil na raw or tumigil na raw sa pag-alaga kasi nga sobrang mura yung live weight ngayon mga farmer, nasa 130 to 135 na lang. Sobrang mahal yung feeds kaya sobrang daming apektado mga farmer. Ayan. So, ganun talaga mga farmer. So, di tayo pwede sumuko. Kasi nga, pagkasumuko tayo mga farmer, tayo rin yung marunugi. Kaya ganun. So, patuloy lang tayo. Kasi nga, hindi na ito mga farmer panghabang buhay. So, ngayon lang ito kasi nga, mayroong banta ng ASF or African Swine Fever. So, ngayon lang ito. So, di naman lahat mga farmer ay panalo tayo. Meron ding mga pangyayari talaga na down na down tayo, pero ganun pa man ay pasalamat pa rin tayo at syempre maraming blessing na dumarating sa atin. So ayun, yun lang muna mga farmer, i-update natin ngayon at abangan nyo pa yung mga i-upload natin mga video tungkol sa pag-alaga ng inahin. Tuloy pa rin tayo mga farmer sa pagbahagi ng mga kaalaman, mga tips and tutorials tungkol sa pag-alaga ng mga inahin at mga biik. Syempre para po yan sa inyo. So hanggang dito lang muna mga farmer at kita-kits ulit sa susunod ng mga video. So nag-update ako sa inyo mga farmer. Kulito kay Black Mama. Ayan. So sa ngayon ay nasa balo yung kanyang dilabas. Tinantay na natin mga farmer na lumabas yung kanyang inunan. At baka meron pang kasunod na biit. Ayan, so antay pa tayo. So yung mga farmer, hanggang sa muli. Happy farming!